So yun, what's up mga kadabs. Bali, may gagawin akong video ngayon regarding din sa problem issues ng media converter or fiber and easy connector. Ang nagiging issue namin ngayon ay itong media converter. Ilabas natin yan sa ating topic. Bali, ang gagawin natin ay itong easy connector na tinerminate natin na may fiber around 150 meters to. Ayan. Tinis natin siya may laser or yung optical meter. Goods naman siya. Tapos, may laser naman na lumalabas dyan. Ayan. Goods siya. Tapos, pagdating dun sa from ang ininstallan kasi namin is from internet provider to modem, hindi siya nagre-read, parang wala siyang connections. Ang nangyari doon ay from NAP, network access point to papuntang bahay, meron pa doon kagaya nito, coupling junction box. Yan. May ganyan. Ginawa namin ay nag-terminate kami ng fiber or easy connector sa fiber na pang outdoor na fiber cable. Yan. Tapos nakatatlong try na kami ito. Sa nito, ito ang dalawa. Yan. Around 150 meters yan. Bali yan, may mga easy connector yan. Yan. Hindi gumagana. Tapos ang reading niya sa aming optical power meter or optical meter is nasa 60 or 40, mga ganoon. Pinaka mababa is 37. Dapat siya ay around 25 to 16 ang pinaka magandang connections. Tapakita ko sa inyo yung optical. Yan, optical power meter. OPM. Yan. Dapat dito is, ang nakalagay dapat dyan is negative 25 to dBm to 16 dBm. Yun. Yung 16 dBm, the lowest number is yung pinakamagandang connections na binabato ng fiber or nung laser. Tapos, ang nakukuha lang namin ay yung pinakamababa is 37. Which is, hindi siya pasok sa 25 below 25 to 16. Kaya ang ginawa namin ngayon, nag-pull out kami ng mga cable. Trinay namin dito sa media converter. Yan, ito yung media converter. Dito na papasok yung media converter. Trinay namin dito, okay naman siya, goods naman siya, nagwo-work naman. Yan, nag-ilaw naman lahat. No? Yan, tapos nagkaroon na ng connection. Kanina, hindi nakakonnect kasi inugot natin. Tapos yan, connected na. Ping, timeout. MS, 1 MS lang. Ibig sabihin, maganda yung connection niya. Ito yan, yung 150 meter na kinakabit namin doon. Kaya ang nakikita naming issue is yung compatibility dun sa easy connector ng internet provider na PLDT. Ito, bumili kami nito. Bali, gagawa ako ng video na lang nito kung paano namin iti-terminate tapos paano namin i-connect dun sa sinasabi kong ISP or internet provider na fiber galing sa NAP na nakaganyan junction box na coupling junction box nito. Pag kinintin nyo ko tong video, ibig sabihin nagawan ko ng solusyon. Pasensya pala dun sa kasi hindi natin masagot yung mga tanong nyo kung hindi ko pa na-encounter. Siyempre, kailangan ko muna ma-encounter yung problem bago ako sumagot sa inyo. Para yung mga ibang question, nasasagot ko kasi na-encounter ko yun.
yung problem na yun. Ibig sabihin, poly-tested ko yung problem at tested ko din yung solution. Nagawan ko ng paraan. So, yun lang mga kalabs. Bali, continue na lang natin itong video pagdating doon. At ang gagawin pala namin or nakin is mag-terminate na ako. Papalitan ko itong easy connector na ito. Terminate na nakin to dito tsaka dyan sa kabilaan. Tapos ito try din namin yung terminate na namin cable. Ito. Around 150 meters. Ito try ko din dyan sa media converter. Kagaya nito, trinay ko din. Kasi nilaser namin yan, yung tester na laser, goods yan. Yun din, goods din yun. Hindi lang namin mapatagos yung galing internet provider from NAP to modem. Yun yung hindi namin napapagana pa. At mataas yung reading niya. So, try namin palitan itong AC connector na to. Para hindi magkaroon ng compatible issue. Sa karamihan ng AC connector ng internet provider or ISP is mga ganito ang itsura. So yun mga kadabs, abang-abang na lang sa continue ng video na ito. Yung papalitan namin, yan yung papalitan namin. Ito so, papunta yan dito. Ito papunta dun sa loob. Baba. Ito naman papunta dyan sa NAP box. Ito siya. Ito. Ito dun. Ito yung source. So yan, inangat na namin dito, nag-terminate na kami kasi ito dalawa bago papunta dun saan papunta dito.